Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Nikki De Vega ng Ang Buhay at Batas. Nako, naunahan ako ni Attorney Carlo mag-shoot ha, kasi normally ako yung morning shift at siya yung mamaya, pero naunahan niya ako. But anyway, thank you for joining me. Ito na naman po tayo. Sasagot tayo ng katanungan na pinadala sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas or PNM sa Ang Buhay at Batas. So, sasagutin natin ngayon ang tanong ni Shoni. Sabi niya, good morning, good afternoon, attorney. Wala po kaming kasal ni mister. Pero 13 years na kami nagsasama, may isang anak. Gusto ko na po makipaghiwalay sa kanya. Sobra na po kasi naging tanga ako sa kanya. Tatlong beses ko na siyang nahuhuli, may karelasyon sa Facebook. Tapos yung Facebook account niya, binibigay niya sa karelasyon niya. Wala na po siyang respeto sa akin. At ako pa nagpapasok ng trabaho sa kumpanya, kaya maganda na ngayon ang trabaho niya. Pwede ko ba siyang ipatanggal? Tapos itong bahay namin, pwede ba namin itong ibenta? Tapos hatiin na lang namin ang pera? Pakisagot naman po, attorney. Salamat po. Okay, Shoni. So, ibig sabihin, live-in lang kayo. Hindi kayo kasal, no? So, mas madali actually yan, di ba? Pero, magtungo muna tayo sa tanong kung pwede mo siyang mapatanggal. The answer is no. Kasi hindi naman na, kumbaga, ang business, ang mga company, although merong ibang companies may mga morality clauses, usually ang nagiging basis kung ng bababae. Eh, pero kasi kayo, live-in lang kayo, hindi kayo kasal. So, technically, under the law, walang obligation to be faithful. Pero of course, there's a moral obligation na dapat maging faithful siya sa'yo at hindi kanya ginaganyan, di ba? But I don't think it's a ground na mapatanggal siya sa trabaho. Kahit let's say, idemanda mo siya ng vawc or RA 9262, normally ang mga companies, hindi sila nakikialam sa mga personal na buhay ng mga tao unless brazenly, let's say immoral, kung meron silang morality clause sa kumpanya na pagka ng babae ka ay tatanggalin ka, pero kayo live-in lang kasi kayo. So sa katanungan mong yon, hindi mo siya mapapatanggal sa trabaho. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na patanggal sa trabaho, practically speaking kasi, kailangan mong makapagsuporta siya sa anak mo, di ba? So kung walang trabaho, walang maibibigay. Bago ko sagutin yung sunod mong tanong, batiin ko, andito po si French Yuri, love, oral gam. Hi, attorney. Ganda mo today. God bless po. Thank you naman, French. Thank you. Si Darwin de la Peña, Davin. Good morning, attorney. Good morning din, Darwin. Si Horton Gina. Good morning po, attorney. Stay safe. Hi, stay safe din, Gina. Si Jenilyn Muania Garciano. Good afternoon, attorney. Ganda mo. Uy, salamat. Ang babait niyo ngayon sa akin. Alam mo, kahit na medyo yung mga pores natin labas-labas dyan. Salamat sa inyong praises. Si Willie Nove, sabi niya, good afternoon po, attorney. Si Nom de Aure, sabi niya, good afternoon po, attorney. Good afternoon sa inyong mga nakikinig. Ngayon, sagutin ko yung pangalawang tanong. Ang tanong niya, live-in sila, may naipundar silang bahay, paano kaya nila, pwede ba nilang pag-ibenta at paghatian? Yes, pwedeng-pwede. Alam mo, meron tayo sa Family Code, Article 147, na nag-govern ano ba ang hatian ng property, property regime, pag live-in. Kasi hindi naman lahat kasal, di ba? Pero may distinction. Kung live-in, nag-live-in kayo kohabit, without any impediment to get married. Ibig sabihin, hindi kayo kasal. Nag-live-in lang kayo. Iba naman ang rules kung may isa sa inyo kasal or parehas kayo kasal tapos nag-live-in kayo. Ibang rules. So, I will presume hindi kayo kasal. So, 147 ng Family Code ang mag-a-apply sa inyo sa mga nag-live-in na hindi kasal. Sabi ng 14 na hindi sila, wala silang dating kasal. So, pwede sila talaga, di ba? So, sabi ng Article 147, it will be treated like parang co-ownership through your joint effort. So, co-owner kayo, equal kayo ng hatian. So, tama yan. Pwede niyong ibenta yung lupa, ang bahay at lupa, tapos hatiin niyo sa gitna, yung split niyo yung profits para magkapera, no? So syempre, alam mo, Shoni, siguro maganda na rin na hindi kayo kasal kasi at least dito pwede kang kumawala anytime, 'di ba? Kasi katulad niyan, tatlong beses na ng bababae, 'di ba? So medyo ewan ko diyan, kaway-kaway yung mga babaero, ang hirap magbago. Siguro may mga iba talaga, may ibang mabuting lalaki na nakakapagbago, lalo na kung mahal na mahal nila yung babae. Pero kung halimbawa
hindi sila willing magbago or talagang medyo mababaw ang pagmamahal sa'yo, talagang sadyang mahilig lang siya ng babae, mahirap na magbago yan, iwanan mo na siguro. So yan ha, nasagot ko yung tanong, paano, pahabol lang dito, nagpahabol si Carlos Capili Miranda Jr. Sabi niya, good afternoon, Attorney Nikki, keep safe ma'am. Good afternoon din, Carlos. Ayan po, it's Friday at happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Antabayanan niyo po kami tuwing Tuesday. Tuesday, 12 to 1 p.m. ang Buhay at Batas. Okay, nasa Channel 29 ng Digital TV, 2 to 4 ng Sky Cable, 25 TV Plus. Nasa radyo din po kami, DZRJ 810 a.m. at nasa Facebook at YouTube. Maraming salamat po and enjoy your lunch!